Ay, kamusta mga sir? Kamusta, kamusta? Ingat po tayo lagi dyan. Ayan, panibagong video tayo ngayon. Mag-i-install tayo ng oil seal front shock sa Honda Click 150. Nabubulo tuloy ako. Ayan. Bago natin umpisahan to, kung bago pa lang kayo sa main channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Saka pakihit na rin po yung bell icon para lagi tayong updated sa mga video i-upload namin. Okay, bago natin ma-install yung oil seal, kailangan mo natin baklasin yung gulong, caliper, saka yung tornilyo na to. Tapos syempre gagamitan natin ng jack para hindi malaglag. Okay, bago natin gamitin ng jack, kailangan mo natin luwagan yung mga tornilyo. Yan, luluwagan muna natin yan. Tapos, sunod natin yung sa may pinaka tornilyo sa may T-post. Ayan, luluwagan natin yan. Dalawa yan, kabilaan. Ayan, issue kasi nito, nagtatagas na yung kabilang shock at sumasagad na. Yan ang reklamo ng customer natin. Kaya yan yung gagawin natin ngayon. Magpapalit tayo ng oil seal. Yan, kung makikita nyan, may bula. Kargado ng bula yung kanyang tapaludo. Yan, ito pala yung i-install natin na oil seal sa ating front shock sa Honda Click. Dalawa to. Bali, isa lang kasi ang sira ng shock. Kaya lang, gusto ni customer. Dalawa na kaagad yung papalitan. Tapos mayroon tayong shock oil. Itong shock oil na to, kasya na yung dalawang shock. Ayan, sakto-sakto na to. Ayan, unahin natin yung palawagan to. Itong nut ng front axle. Gamit tayo ng 19 saka 14. At kayong gagamit ng open para hindi malustrip o hindi mabilog yung ating nut. Tanggalan natin yung front shock. Yan, kabilaan. Ito yung may tagas. Pero sasabihan natin din yung kaliwa. Shock na to, bago natin napaghiwalay, gamit tayo ng Allen wrench na number 6. Mabala nyo dyan, mas maganda kung may impact tayo, mas mabilis tanggal. Eh, ito yung gagamitin ko rito. Tapos pupukpukin ko muna siya ng martilyo para magising yung tornilyong natutulog. Gago! Lalay lang sa pagpukpok, masyadong malakas, baka masira. Ayan, tapos gagamitan natin ang handle nito. Kasi
yung ginagamit kong tools, 3/4 lang yan. Ayan. Okay, kailangan ko ng pangontra para ma-pierce natin. Yan, pagka naluwagan na natin, itatabi muna natin para yung isa naman ang luluwagan din natin para hindi tumapon yung langis niya. Okay, kung ano yung ginawa ko doon, pinokpok ko siya ng martilyo gamit itong tools ko na to, kasi kailangan mo natin gisingin yung tornilyo para lumambot. Tapos pangontra ulit yung axle, yung ginagamit kong pangontra. Hindi naman ito matigas, tanggalin. Kumbaga, kung wala tayong tools, pwede tayong gumamit ng ganito. Pero kung may impact bit tayo na Allen wrench, tapos kung may power tools tayo, hindi na natin kailangan siyang pagpukin. Mas mabilis siyang tanggalin. Ito ay sa mga walang tools, ganun. Kung may mga ganyan na kayong tools, sabi pwede yan. Kasi napaluwag na natin. Luluwagan muna natin. Hindi muna natin siya pag-iiwalayin kasi tatagas yung langis nito. Magkakalat lang. Kaya kailangan natin ito ng ang salok. Tapos ito yung tornilyo niya, side rigit natin. Sa mga sir, double check nyo lagi itong tornilyo na to. Kailangan may makita kayong copper washer nyan. Kailangan hindi po mawala yan. Kasi pagka nawala yung copper washer na yan, pagsisimulan ng leak, tapos papasukan na ng hangin yung shock natin. Pag pinasukan ng hangin, titigas lang yung shock. Useless lang yung ating ginawa. Patutuloy ko lang muna dyan. Patanggalin muna natin yung isa. Ayan, dito na yung isa. Copper washer niya. Pagkali natin ulit. Tapos mamaya, ito naman yung tatanggalin natin. Ito. Kung wala tayong tools nito, may hirapan tayong magtanggal. Kasi kailangan dapat may nagdidiin dito, tapos nagtatanggal ng lock. Kaya hindi ko muna ito tinanggal. Kasi unahin muna natin yung oil seal na palitan. Kasi pagka ito yung muna natin, mahirap natin matanggal yung pumilong dalawa sa ilalim. Kaya ito lang yung ginagawa ko. Inuuna ko muna itong tanggalin. Tapos ito na yung tatanggalin natin ngayon.
ko, eh, nalagay ko muna sa tabi para tumulo yung langis niya. Tapos ito, itatapon ko yung langis. Gamit tayo ng flat screw para matanggal natin to. Tapos may flat screw rin akong maliit para masungkit natin tong lock ng oil seal. Yeah. Tapos meron akong flat screw na malaki kasi susungkitin natin to kasi wala tayong walang cooler para dito pagtanggal. Kaya sisikwatin natin to. Ligadong sikwatin natin to kasi hindi natin basta-basta matatanggal to kung hindi natin sisikwatin. Pero alalay pa rin. Ayan, natanggal na natin. Kasi pagka hindi natin sinikwat yan, hindi natin matatanggal yung oil seal na luma. Tapos sunod natin gagawin dito, huhugasan natin siya ng gasolina para malinisan natin konti. Yan, ito yung shock niya na luma. Pero hindi pa natin itatapon yun kasi magagamit pa natin yan pagka binalik natin yung oil seal na bago dun sa may shock. Yan yung gagawin natin pang sinsil dun sa ano, sa pag nagbalik tayo dito. Yun ang gagawin natin para hindi masira yung bagong oil seal natin. Mga sir, gasan na natin siya ng gasolina. Lalagay na natin yung oil seal. Gagawin natin dito sa may oil seal sa spring. Pabawasan natin. Kato! Ito ba rin ito? Hindi ah. Sa 125 yun. Ito mga sir, ikutin nyo ito lang ganito. Yan. Huwag nyo pong tatabasan itong mill, yung may patusok na ganyan. Ang tatabasan natin dyan, yung female. Yung pinagsusuksukan nito. Tatabasan natin siya ng mga ganyang kalaki para pagka dinalik natin yung inner tube, mas fit na fit. Tapos meron akong pamutol. Tapos ikot natin. Tapos ibabalik na natin dito. Asan yung number ng tubig? Ano? 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 Ano?
Tapos itong isa, kung ano yung ginawa natin dun sa isa, ganun din ang gagawin natin. Kailangan din natin tabasan. Magaling. Tatagalan na yung kundi isa. Yan, tabasan nyo ulit yan. Tapos balik natin. Nakapun na sa inyo. Naman. So, kailangan natin ng tulong mo. Dahil hindi kaya ng ano, wala pa rin ng sir, kung makikita nyo yung spring dito, siksik na siksik yung spring, tapos dito hindi, itong siksik na spring
ipasok niyo po yan sa loob. Yan. Dapat hindi niyo mapagbaliktad. Pagka na napagbaliktad natin, obligado mataldag. Yan. Yan sa ilalim yan. Kasi babaw. Tapos maglalagay na tayo ng port oil. Dapat nakababa yan, tapos punuin natin. Punuin natin ang kanis. Kanapuno na to. Yan, sakto na yan. Ganyan na lang yung nais mga ilalagay natin. Kasi pagka sumura sa nais, hindi rin maganda. Itatabi ko muna to. Lalagay tayo ng langis sa ganyo, mababa. Saka natin lalagyan siya ng langis. Simula tayo yung bodo, hindi mo natin ganyanin. Pagka nagsusukat ako ng dabi ng langis, ganito yung ginagawa ko. Pag binaba ko na yung inner tube, pag puno na, hanggang dyan na lang. Yan na yung pinaka-stopper niya pag nagpa-bounce. Ginagawa mo! Para sumiksik yung langis. Para kung sakaling magbago yung langis nito, pwede pa natin siyang dagdagan. Basta pag nagpapalit tayo ng langis, isang ganito lang yung bibili nyo. Sakto na yan, sobra pa. Kaya hindi nagbago, at punong-puno pa rin, hanggang dyan na lang yung langis na ilalagay natin. Pagka dinamihan natin yung langis, pangit yung bounce ng shock natin.
tayo maglagay ng langis. Ipabalik na natin yung lock. Bali, hindi pa ako makagawa ng DIY na hindi na kailangan ng magtulak. Dahil wala pa akong nagagawang DIY, tatawag muna ako ng kasama. Kailangan ko lang tulong mo. Palagay mo natin siya ng pampatulas. Natin ilubog to, tapos lulubog din natin to para hindi siya makahigop ng hangin. Kasi pagka nakahigop siya ng hangin, pangit yung bounce ng shock, tapos hindi pantay, malikot yung motor pag ganun. Itesting natin kung okay yung phone natin. Tawa natin yung isa. Kailangan lalagyan ito mga ng first to para may pampadulas. Kailangan ito lang natin. Magay lang naman kasi hindi. Steady. Kasi yun lang. Medyo gini agawa mo. Yan, lambot na. Ayan. Okay, tapos na tayo sa pag-i-install ng oil seal sa front shock ng click. Ibabalik na natin to sa motor. Ikakabit na natin. Ayan. Tatanggalin ko muna yung mga kalat. Ilagay nyo yung axle. Yeah. Dapat yung hindi siya hirap ipasok. Yan, ikilang ko muna ng konti. Tapos dapat pagka ginaganyan natin, dapat yung saktong-sakto, yung walang sabit, yung hindi siya mahirap hugutin, ganyan, yung nagpe-play-play lang. Sana ako. Pagka okay na tayo dyan. Ayan, pagka sakto na yung ginagawa mo. Pagka-align ng shock, saka na tayo mag-ihigpit. Dyan natin yung tornilyo, yung alalay lang na higpit kasi pagka inikpitan natin nang wala pa yung gulong, baka masira yung kinalsuan nating jack dun sa may ilalim.
Ayan, ilagay na natin. Tapos, ilagay na natin yung gulong para maigpitan natin yung tornilyo dun sa may butterfly. Ayan, natapos na tayo dito. Okay mga sir, hanggang dito lang yung ating video. Sana ya may natutunan tayo sa basic na pagpalit ng oil seal sa ating Honda Click na 150. Kasi 150 itong ginawa natin. Itong ginawa ko na to. Okay, hanggang dito lang po yung video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.